Kung babalik ka in time, ano yung dapat hindi mo ginawa habang nagbumod ka? Okay, hindi ako nagbumod eh, kasi nagpapamod lang ako lagi. Eh how about ano yung dapat na hindi mo ginawa nung bumili ka ng keyboard? Dapat ano, wag impulsive kasi tsaka wag kang mapomo. Kasi pag napomo ka talagang ano eh. Actually, nagbaya ko ng isang keyboard, hindi pa dumarating, meron ako 4 na keyboard. So ganun yung nangyari, so mali yun, mali yun. So kailangan wag tayong magpapasabay sa hype hanggat maaari. And then mag-research para... Kasi mayroon din pag-isa yan, pagbili mo, tapos di mo magustuhan, bibenta mo lang din. Kung babalik ka in time, ano yung mga dapat hindi mo ginawa while modding? Over-modding. Kasi? May mga nasira na ako eh. Kunyari, naglagay ako ng clay sa case. Or yung mga group buy na... You know, mura pala siya dati, tapos biglang nagtaas yung presyo. So kumbaga dapat bumili ka na nun dati? Parang trading, parang best. In modding, ano yung tingin mo dapat hindi mo ginawa habang nagbumod ka? What I should do when, like, okay, what I shouldn't do when modding? Let's say, when I first started modding, I went a little bit too heavy with the Crytox, so my stabilizers weren't really the best. So, for beginners lubing your stabilizers, I'd say go liberal, like go, like super light at first. So, wag mo sobra ba?